Kailangan daw amyendahan ang batas kung itutuloy ang mungkahing bigyan ng temporary license ang ilang bumagsak na nursing graduate. Sa ngayon kasi ay labag yan sa batas. Hindi rin naman pwedeng ipantay ang sweldo nila sa kinikita ng mga rehistradong nurse. Nasa front line ang balitang yan, si Marian Enriquez. Kung ang Professional Regulation Commission o PRC ang tatanungin, labag sa batas ang isinusulong na pag-i-issue ng temporary license sa mga nursing graduate na bagsak sa board exams. Kasunod yan ang suwestyon ni Health Secretary Ted Herbosa na payagang magtrabaho sa mga government hospital ang mga hindi pumasa basta't isa sa ilalim sila sa supervision o pagbabantay ng mga lisensyadong nurse. Doon po sa RA 9173, wala hong provision na nagbibigay ng kapangyarihan ang PRC o any government agency na magbigay ng temporary license sa mga nursing graduates na hindi pa nakapasa ng nurse license or examination. Malinaw ang nakasaad sa Philippine Nursing Act of 1991 na bagsak at hindi bibigyan ng lisensya ang mga makakakuha ng mas mababa sa general average na 75% sa board exam. Taliwas yan sa mungkahin ni Herbosa na bigyan ng temporary license ang mga naka 70% hanggang 74%. Ayon kay PRC Commissioner Jose Cueto Jr., kailangan amyendahan ang batas kung gustong itulak ang pagbibigay ng temporary license. Sakaling magbigay naman ng lisensya sa mga hindi nakapasa, wala silang independent practice. They will be supervised all the way. So may mga quality assurance mechanism ang tawag po namin dyan. Babantayan sila. Lahat ng gagawin nila, ipapaalam nila dun sa supervisor nila. Dahil iba pa rin ang trabaho sa mga registered nurse at mga bibigyan ng temporary license, magkaiba sila ng sweldo. Hindi naman namin pwedeng ibigay sa undergraduate nurse. Hindi naman talaga pwede yun. Kaya lang, nagbibigay tayo ng trabaho. Kaya marami pa usapin yan. Tatanggapin ba nila? Masasapat ba yung take-home pay nila? Yeah. So marami pang negosasyon. Nauna naman ang iminungkahi ng ilang grupo ng mga nurse na imbis na tumanggap ng mga bagsak sa board exam, gawing prioridad na lang ang mga registered nurse na nawala ng trabaho o hindi kaya yung mga kapapasa lang. Noong November 2022 at May 2023, parehong nasa 74% ang passing rate sa mga nursing graduate. Mas mataas yan kumpara sa 60% sa nakalipas na mga taon. Ano man ang mangyari, tinitiyak ng Department of Health na prioridad nila ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga pasyente. Hindi po namin nahihayaan bumaba yung standard sapagkat ang kailangan ng mga kababayan natin ay hindi kalidad na servisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.